po, ito po si Beke Morales para sa Babol News Network. Malakas ang pangamba na makarating dito sa Pilipinas ang terorismo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang kinatawa ng Under Armed Forces of the Philippines, General Matter. Salamat, Beke. Unang-una gusto ko lang ipaalam na I can only talk about general matters, hindi pwede mga detalye dahil security issue ito. Wow, bagay na bagay po yan sa pangalan ninyo dahil lang pwede nyo nang pag-usapan ay tungkol sa mga general matters. Anyways, may balibalita po na, na gagayahin ng mga terorista rito yung nangyari doon sa Walk Trade Center sa New Walk City. Teka, sasakay po ba ng aeroplano sa airport natin ng mga terorista upang ibunggo yon sa mataas sa building at para maraming taong madamay? Itatapat ba nila sa alas 8 ng umaga kung kailan maraming tao po ang nag-uopisina? Alam mo, Beke, imposible yung mangyari yan. Sa New York City kasi, maaga pumapasok ang mga empleyado. Pero dito naman sa atin, ilan lang ang pumapasok ng alas 8? Ang ibig nyo po bang sabihin, tamad po tayo? Hindi, matraffic lang. Kaya late ang mga tao sa opisina, sa building, ano, dahil konti lang ang mga tao. Dahil, yun nga, lalilate sila tayo sa traffic. Kaya hindi na itutuloy ng mga terrorists ang kanilang balak. Tama. Paano naman po ang posibilidad na baka ma-hijack po ang mga aeroplano sa airport? Malabo mangyari yan. Alam mo, yung mga terrorist attacks na yan, dapat eksakto sa oras. Dito, maraming mga aeroplano ang late. General, parang patama na huyata yan. Hindi naman. Kaya lang late kasi yung mga aeroplano dahil ang mga empleyado sa airport ay late din dahil nga sa traffic. So ang resulta, magugulo ang mga plano ng mga terrorist. General, kamusta naman po ang security measures dun sa ating airport? Baka naman po mamaya meron po tayong mga terorista na sumakay dyan at maipuslit ng mga cutter sa aeroplano. Beke, hindi dapat yung katakutan. Ano, base sa experience natin sa airport, walang nagdadala ng cutter. Okay. Good. Baril lang. Kaya naghihigpit na kami dyan sa pag-check-in ng mga pasahero, ano? Tungkol naman po sa security dun sa mga building, paano po nag-iingat ang mga pulis at mga bombero natin? Halimbawa po, may building na pasasabugin. Yung sa New Walk, marami pong bombero ang namatay. Hindi yan mangyayari yan dito dahil dito, laging huli dumadating ang mga pulis at mga bombero. General, parang intrigo po yan, ha? kaya naman sila late dahil marami silang trabaho. Alam nyo naman, kukunti ang pulis at bombero natin, underman tayo, eh. Pero paano naman po yung problema natin tungkol sa anthrax, General? Kasi marami pong tao ngayon ang nahihirapan pong at natatakot sila nga kumuha ng sobre. Tumanggap po na sulat dahil baka mamaya yung sobre po ay may laman na pulbos. Yung may anthrax bacteria. Alam mo, Beke, gusto ko lang sabihin sa mga kababayan na huwag na silang matakot at mabahala dyan sa mga anthrax-anthrax na yan. Lalo na yung mga naghihintay na mga makakapal na sulat, yung mukhang may pera. Kasi alam nyo na, doon pa lamang bukas na yung sulat ninyo. Kaya hindi naaabot sa inyo yung mga anthrax. Hindi ko naman nilalahatan. Salamat po, General, General Matters. At least makakatulog na tayo ng mahimbing dahil wala nang dapat ikatakot sa mga terorista at sa anthrax. That's right, Beke. Matakot kayo sa basura sa Metro Manila. Hindi nakukolekta. Ang daming sakit na pwedeng makuha ron. Tsaka baliwala yung mga terorista. Araw-araw pa lang, ang dami na nating mga kidnapper, hold-upper, yung mga laglag baryagang. Yun lang. By the way, Beke, I would just like to say thank you very much for this opportunity you gave me. And thank you. Thank you very much. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know.